Ayan, mga kakuwing. Mga kakuwing ko. Ayan, pagkatapos po natin hiwain ng kalahati. Ayan, nahiwa na po natin ng kalahati. Tatanggalin lang po natin yung mga lamang loob kasi parang napapansin ko parang kakaiba yung amoy. Kaya, ayan. Tatanggalin natin yan. Ito. Ano ba to? Yung mga baga niya. Tatanggalin natin. Ayan. Ito rin, yung mga small intestine. Ayan, mayroon pang natira. So, ayan. First time ko lang po magluto ng pogo. Pogo siya. Para siyang ano, parang ibon. Para lang siyang ibon, no? Dahil sa sobrang liit. Pero, tingnan natin kung ano may resulta nito. So, since wala po akong pasok ngayon, dahil nag-absent po ako, dahil medyo masakit po yung braso ko. Ayan. So, subukan po natin magluto ng pogo or quail in English. Ayan. Hugasan natin. Hugasan natin ng malamig na tubig. So, ayan. Katapos, mamarinate natin to. Sabi ng kasama ko, wag daw, ano, wag raw magluto dito sa loob kasi mangangamoy daw. Pero titingnan natin kung mangangamoy nga. Magpara naman tayo para matanggalin yung amoy. Masubukan natin mamaya. Linisin na natin ng maigi. Parang, anong, ayan, yung mga dugo-dugo na yan, mga baga na yan, tatanggalin natin. Parang ito yung, ano eh, parang ito yung nagkukos ng amoy niya. O yung malansa. Ayan. Ayan. Tanggalin natin na maigi yan. Yun. Tanggal. Ayan. So, ayan po guys. Ang ating pong mga sangkap ay para sa pagmamarinid ng ating pugo. Yung karne ng pugo. Ayan. Ating mga pangunahing sangkap ay sibuyas. At saka apat na pirasong bawang. At saka lemon. Ayan. At siyempre, hindi mawawala yung suka. Ayan, ito pa yung suka natin. At saka yung Silver Swan soy sauce. Ayan. At saka siyempre, dahil nandito po tayo sa Italia, meron na pong ready-made na rosemary o rosmarino. At saka basilico. Ayan. At saka yung pamintang durog. Ayan po. So, subukan po nating mag-imbento kung masarap ba. So, subukan po nating lutuin ito. Na wala po tayong ginagayang recipe sa iba. Ayan. At titingnan natin kung obra ba itong luto natin. Ayan. So, guys, umpisan muna natin yung pag-ano. Pag-prepare na nating mga pangunahing sangkap. Ayan. Handa muna natin yung bawang. Ayan. Bawang. At saka yung sibuyas. Ayan. Medyo bawas na po ito. Ito lang ginagamit ko kasi para medyo maka-less tayo sa amoy. Kasi dito sa Italia guys, pag nagluluto ka ng mga ulam sa loob ng bahay, yung amoy po na niluluto mo ay aabot dun sa kwarto. Dahil nga, napakasarado po dito. Dahil nandito po kami sa malamig na lugar. Katulad ngayon, nag-uumpisa na yung lamig. Kaya hindi po kami pwedeng magbukas. At kahit magbukas ka naman ng mga bintana, nandun pa rin yung amoy. Didikit po yung amoy sa ano. Yung mga damit nyo. Kaya ako, bihira ako nagluluto ng ano. Bihira po ako nagluluto ng ulam dito sa loob ng bahay. Ayan. At saka yung lemon. Oh, tika lang, hugasan lang natin. Ayan. Hindi ko alam paano mag-ano,
Magkat ng para pang marinig. Ito yan siguro. Siguro pino, no? Subukan natin. Yan. Siguro pa ganito. Depende po sa inyo, guys. Kung ano yung gusto nyo gawin. Kung pino, o mahaba, o malalaki. Nasa inyo na yan. Kasi pang marinig lang naman to. Po kasi mahilig po ako magluto dati. Pero since simula nang dumating ako dito sa Italia, parang nawawala na yung hilig ko sa pagluluto. Kaya ngayon, guys, let's try to cook again. Kung kaya pa ba nating magluto ng mga masasarap na pagkain. Yan. Ilalagay na po natin yung mga karne. Yan. Kasi mamarinid natin yan eh. Yan. Tapos ibuhos muna natin yung silver swan soy sauce. Yan, okay. At pagkatapos yung suka. Konti lang. And then next yung calamansi. O yung lemon. Ayan, napakalaki po yung mga lemon nila rito. Ha? Ayan po. Laki. Kaya nagagamit natin kalahati lang. Kasi mamaya, after 2 hours siguro, lulutuin po natin to sa oven. Tapos, yung bawang ga yung sibuyas. Ayan. At saka yung bawang na ginayat natin. Ilalagay na rin natin yan. At saka, ano pa ba? Ayan. Tapos, itong basiliko. Pampabango yan eh. Oops. At saka yung yan, basiliko. At saka yung rosemary. Konti lang. Oops. At saka yung pamintang durog. Pagkatapos po guys, haluin po natin. Kailangan nahalo po siya. Pagkatapos guys, ilagay po na muna natin ito sa ref para ano, after 2 hours siguro pwede na natin siyang lutuin. 2 hours later. Ayan, nakalipas na po yung 2 oras mga ka-cooking. Ang gagawin natin ngayon, lalagay muna natin siya sa may kaserola. Tapos lalagyan natin ng konting or olive oil. Ayan. Lalagay muna natin. Lalagay muna natin siya ng olive oil. Tapos i-arins na siya natin yung karni ng itong karni ng pugo na minarinate natin sa loob ng 2 oras. Ayan. At pakukuluan muna natin ng siguro mga around 20 minutes kung ba palambutin muna natin siya ng konti. Minutes lang.
tapon natin yung sabaw. Malambot na nga siya. Medyo matrabaho lang po ito gawin, pero siguro, first time ko lang pong magluto ng ganito. At para lalo pa siyang sumarap, mga kakuking, nalagyan natin ng bulid. Yan. Kailangan masarap. So ayan mga ka-cooking, ihanda na natin yung ano natin, yung oven. Para mas lalong sumarap pa, lalagyan natin ulit ng olive oil.